araw gabi. Bakit na? We're walking hand in hand with hearts that beat as one. Ang pag-ibig ko sa'yo'y lagi mong kasama. Ang pangalang Rodel Naval ay isa sa mga sikat na singer noon na sobrang tinangkilik natin dahil ito sa mga inalay niyang mga awitin na tumago sa puso ng bawat Pilipino. Kung kahit sa araw na ito, ating pag-uusapan ang kwento ng kanyang naging buhay. And you're watching JOTB Network. Magandang araw mga kapangan. Marahil ay marami sa atin na nakakakilala kay Rodel Naval. Siya nagpasikat sa mga awitin tulad ng Lumayo Ka Man, Kailan, at ang kanyang hitmaker song na Muli. Ilan lang ito sa mga nilikha niyang awitin na talaga namang nagpaantig sa puso ng mga kabataan noon. Pero teka, bago tayo magpatuloy, huwag muna kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Pindutin na rin ang notification bell para always updated ka. Bueno, ituloy na natin ang masarap na kwentuhan. Si Rodel Naval ay nagmula sa isang pamilya na sadyang mahilig sa larangan ng musika. Katunayan, si Rodel Naval at ang kanyang mga kapatid ay pinag-aral ng piano lesson ng kanilang mga magulang. Pero bago siya natuto mga kapangan, sinabi ni Rodel Naval sa kanyang ina na hindi niya kailangan mag-aral pa sa anumang klaseng instrumento dahil kaya niya daw lumikha ng melody gamit lamang ang kanyang isip. Sa bagay na ito ay makikita muna kay Rodel Naval ang pagmamahal niya sa musika. Sinabi din niya noon sa kanyang mga kapatid at kaibigan na nais niyang gamitin ang kanyang hilig sa pagkanta upang mapagsilbihan ang Panginoong Diyos. Ganun pa man, bata pa lamang si Rodel Naval ay may inamin na siya sa kanyang kapatid na babae. Siya daw ay may kakaibang nararamdaman sa kanyang pagkatao. Kumbaga, bilang isang batang lalaki noon, di niya type ang Momoland. Mas bet niya ang BTS. Anyway, sa pagpapatuloy ng ating kwento, nagumpisang makamit ni Rodel Naval ang hilig niya sa pagkanta nang umuwi ang kanilang pamilya sa bansang Canada taong 1980. Doon ay nakapagtrabaho siya bilang singer sa mga music bar at mga local nightclubs. Bilang isang performer sa Canada, si Rodel Naval ay nagkaroon din ng pagkakataon na makapag-perform sa bansang Japan. Dito ay narinig niya sa isang local radio station ang isang Japanese love song na labis niyang nagustuhan. Dahil sa pagkabighani ni Rodel Naval sa awiting ito, kaagad niya itong nagawa ng Tagalog lyrics sa loob lamang ng 15 minutos. Dahil sa nagawa niyang awiting ito, naisipang bumalik na Rodel Naval sa bansang Pilipinas upang ito ay kanyang isaplaka. Lumayo ka man sa akin, pagkat saan ka man naroroon. Sa pagkakataong ito, hindi nabigo si Rodel Naval sa kanyang hangarin dahil labis na sumikat ang kantang Lumayo Ka Man sa Pilipinas. Katunayan, ang kantang Lumayo Ka Man ay nakakuha ng triple platinum sa loob lamang ng 2 buwan. At dahil sa tagumpay na ito, taong 1992 ay ginawa na niya ang kanyang first solo album na pinamagatang Once Again. You turn away and try to say what we both know. Dito na rin sumikat ang kanyang ikalawang kanta na pumalo din sa OPM Music Chart. Ito ay ang awiting Muli. Araw gabi, bakit di pagbigyan muli ang Sumunod pa dito ang mga awitin niyang tulad ng Kailan. Ikaw pa lamang. Ito ay ilan lamang sa kanyang mga awitin na kayang-kayang basagin ang sino mang may pusong bato. Kabi-kabila na rin ang kanyang mga TV appearances at pagbisita sa mga radio stations. Nakapasok na rin siya sa mundo ng pelikula. Okay lang
ako, pagod lang siguro ako sa trabaho. Nakasama na rin niya ang mga second personalities noon tulad ni Nora Honor, Vilma Santos, Gretchen Barreto at ang megastar Sharon Cuneta. Pero taong 1993, sa kabila ng kanyang kasikatan, muling bumalik si Rodel Naval sa Canada upang magpa-diagnose. Unti-unti kasing bumabagsak ang kalusugan niya sa mga taong ito. Habang nagpapahinga si Rodel Naval sa Canada, nag-audition siya sa isang musical show sa abroad kung saan dito rin nakilala si Miss Leia Salonga. Ito ay ang Miss Saigon. Dahil sa angking talino ni Rodel Naval sa pag-arte at pagkanta, madali siya natanggap sa nasabing show at siya na nga ang gumanap bilang si Assistant Commissar. Pero sa kalagitnaan ng kanyang kasikatan sa Pilipinas at Canada, lumala ang karamdaman ni Rodel Naval at napilitang itigil ang kanyang magandang karera sa industriya. Napagalaman na si Rodel Naval pala ay may sakit na pneumonia. Ang pneumonia ay isang uri ng sakit sa baga gawa ng marami mikrobyo na sumisira sa sistema ng katawan ng tao. Dahil sa sakit niyang ito, si Rodel Naval ay namatay taong 1995. Siya ay edad 42 years old lamang. Pero paglipas ng isang taon, sinabi ng kanyang pamilya kay Inday Badiday na noon na isa sa mga sikat na talent manager at showbiz critics na ang tunay na sanhi sa pagkamatay ni Rodel Naval ay dahil sa kasong HIV o AIDS. Sa isang interview ng isang taong malapit kay Rodel Naval, naikwento pala sa kanya na nagkaroon siya ng seryosong relasyon sa isang lalaki sa Canada. Hindi nabanggit kung ito ay Pilipino o foreigner. Sa pangyayaring ito, marami sa kanyang tagahanga ang nakaramdam ng paghihinayang sa pagkawala niya. Nakakalungkot isipin mga kapangan, isang taong mabait, matulungin, may pagmamahal sa Diyos, ay nakaranas ng masaklap o mapait na buhay. Sa panahong kasalukuyan, hindi kailan na buhay pa rin ang alaala ni Rodel Naval sa puso ng bawat Pilipino. Kailanman ay hindi mabubura sa ere ang kanyang magagandang awitin na inihandog niya sa industriya ng awiting Pilipino. Isang libro din ang inilabas sa publiko na naglalaman ng kwento ng kanyang naging buhay. Ito ay ginawa ng kanyang mga masusugid na tagahanga para mapanatiling buhay ang kanyang alaala mula noon hanggang ngayon. Maraming salamat mga kapangan. Doon nagtatapos ang ating kwentuhan tungkol kay Rodel Naval. Sana'y nasiyang kayo kahit papano. Muli, sana'y huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel at pakipindot na rin ang notification bell para always updated ka sa aking mga uploads. Again, this is JOTV Network. Ta-ta!